sa akin na hanggang alas 3 tayo ng hapon ngayong araw na ito. No? Here with us is Dr. Dan Casilio ng Episcopal Commission on Healthcare, na right after ng ating lunch ay siya naman yung mag-discuss sa atin. After which ay yung instruction for the celebration of the Lenten season and the Holy Week, and pagkatapos yung inyong mga invitation for the fiestas and everything, announcement ng commission, at pagkatapos is the bishop instruction for the month. Okay, so yun po yung magiging daloy ng ating programa right after that. So, it's 12:35. Meron tayong 30 minutes para kumain at 1:05. And dito na po ulit tayo sa hall na ito. I-bedal namin para dito na ulit tayo for the afternoon session. Thank you so much. Bago tayo mag-alisa, dahil ibang topic kayo, dito ba yung topic mo, may sasabihin ba yung topic na yun? Yung nangyayari ngayon ay wala pinagkakaiba kung sa nangyayari doon sa lane. Maraming tanong, pero mga igan na igan, pero basta wala pinagkakaiba yung dynamics na nangyayari ngayon sa mga pare at yung dynamics na nangyayari doon sa mga lane. Nangangahulugan na you are interested dito sa ating gagawin. Pastoral planning dito. Ang mabuti at dito pa lamang sa unang gathering natin bilang pare tungkol dito sa pastoral plan ay lumalabas na yung the need for the participation ng mga pare. At dapat lang, because there are two ways of looking at this. Merong mga paraan na dito yung mga lay, tapos andito yung mga pare, sometimes sila yung we are joined somehow. Eh, pero kahit mo pinagsama, ay artificial friend, artificial friend. Ang gusto ko mangyari ay dito sa ating gathering proseso nito ay magkasabay yung mga pari at mga laiko. Nagkataon lang na sa unang proseso, dahil ito unang proseso ay formulation of questions eh. Ito yung mga formulations of questions for survey. Kaya binibigyan talaga dito ng passive, binibigyan yung training na yung mga lay. Siyempre, pero di mga ibang pari na sumasama. Bahagi ng proseso, pero at this present, at this initial stages, talaga this is for the lay, dahil formulation of questions. At sila rin ang tutulong dito sa 40 na magtanong. Hindi ito, ewan ko, from my experience dito sa umaga, naturo din kami ng pastoral planning eh. Pero ganito ang picture. Pinagsama na namin kasi meron mga assembly na magkasama. Pero, habang nag-discussion, andito yung facilitator, andyan yung ano, yung alay. Habang nag-discussion, andito yung alay, yung mga paring nasa likod. Naroon, tumpok. Ayun ay magkasama na ha. Pastoral gathering na, magkasama. Ilang beses namin ginawa yun. Ay hindi mawala na, ayun, very participative yung ano, participative yung mali. Pero yung mga pare, may kanya-kanya mga grupo. Sinasabi ko to sa inyo ngayon, dahil hindi maganda na gagawin natin yung pagdating ng time that we will be gathering together as priest and lay. Dahil ganun din eh. Kaya sa masimula pa lang, kung dito yung lumabas, we would be traveling together. We would be journeying together. At lalo ang pagdating ko sa mga plano-plano, mas maganda na halimbawa tayo yung gathered as a diocese. Na pag dumating yung mga ganyan, na yung mga kura-proko, mga assistant, inaro kayo, kasama ninyo yung kung saan yung grupo ng inyong mga parishioners, ay naroon din kayo.
Kaya ang dami niya mga different na mga parishes and those scattered parang kwan, scattered racial or thunderstorms yung mga parish, kanya-kanya. At hindi nagtutupo magkasama din mga parish, magagat, hindi magandang tingnan. So, I'm talking about images. Images, sapagat ito ang nakikita. But behind the images ay the reality na meron ng nangyayari kung pag-uusapan ng mga lay at mga pare. Mag-create tayo ng image na meron isang reality sa grupo. Sa grupo ng mga laiko. Sa mga laiko niyan ay scattered yung mga pare. Parang harina. Hindi, parang... Yes. Parang yeast sa arena, hindi isang tungkuklaman dito, isang tungkuklaman. Sinasabi ko ito, dahil sa pasimula pa lang, eh, maganda nung ilagay na natin yung in our mind, dahil we will be traveling together as a people of God. As a people of God, hindi lay at saka, hindi lay at saka yung God. And clergy. With that, ito maliit, sa bagay na ito, pag naging klaro ito sa atin, malaki ang ituturo sa atin in our journey towards the formulation of the Diocesan program. Ganun naman muna. Maraming salamat.